Hi there mga boss, welcome sa Munting Channel na to. Ngayon sa video na to boss, mga boss, na tatalakayin natin regarding sa crankshaft balancing. Basic lang to mga boss, alam ko kaya nyo to. Sa mga kaboss natin dyan, sa mga nagtatanong sa mga sarili or sa mga ibang tao, may naririnig sila o makikita sa man sa YouTube man, marami dyan nagtatalakay sa crankshaft balancing. Ngayon boss, ituturo ko sa inyo kung basic na balancing. Sa video na to boss, i-share ko sa inyo paano mag-balance, basic balancing ng crankshaft ng Sniper MX 135. Ito na yun mga boss, yung stock na Conrad ng MX 135 Sniper. Ito yung bearing, tapos yung crank pin. Ito yung crankshaft mga boss. Kung nagtataka kayo kung bakit may butas na to, explain ko mamaya kung ano, bakit nangyari to. At ito mga boss, marami nito sa sa mga online, mga pocket scale digital mga boss. Nire-recommend ko sa inyo mga boss ito, kahit nga mumurahin lang to. At ito mga boss, ito yung bagong Conrad bearing tas crank pin. Brand na ito mga boss is Pitsbike. Ayun yan mga boss. First of all mga boss, gagawin natin is titimbangin natin bawat isa nito at ito, tapos i-record natin ilang grams ito kada isa. Yan mga boss, unahin natin mga boss is yung, by the way mga boss, ito yung stock Conrad at piston sa nang stock talaga ng MX-135. Tapos ito bago na to, ito yun dito, tapos ito dito nagkapalit ata ako naman. Ito mga boss, uunahin ito mga boss is crank pin. Titimbangin natin yung stock, ito yun. Ay bakit ako ayun. Bakit ang layo? Yan mga boss, sa stock na crank pin mga boss, titimbang siya ng 180 grams. I-record natin. Ayan. 180 grams. Ayun. Tapos itong bearing stuck rin. Anong gramo kaya ito? 29.2. Yun, record natin. Teka, hindi ko nasulat yung bearing. Bearing ng crank pin. Bakit ko nasulat? Sorry mga boss, hindi prepare. Ano? 29, tumitimbang siya ng 29 mga boss. 29 grams ito. Sulat natin. 29.2 grams. Tama ba? Tapos itong panghuli is yung connecting rod, stock pin. Ayan. Tawa. Bakit? Ayan. 127.1 yung connecting rod. Sulat natin. .1. Ayan mga boss.
yan yung stock mga boss. Tapos itong piston, ihuli ko itong boss. So bye bye lang kayo. May patience lang po. Ah, patient talaga. Ayun. Ito. Susunod naman is yung crank pin ng bagong Conrad natin. Si Pete's Bike. Pete's Bike. Ang kapal ng Conrad. Wow. Racing is life. Ito. 181. Wow. Crank pin yung sulat natin. 100. Ano ba? 81.1 grams. Ayun. Susunod is yung con ay bearing. Twenty nine. Ay, asan yun? 29 grams. Yun. 29. Susunod is yung Conrad natin. Wow. Ito. Sniper MX. Pete's Bike. Wow, ang kapal. Tignan nyo mga boss. Gusto niyo ang racing-racing, kung gamitin niyo. Ang kapal. Kahit dito mga boss. Ang kapal dito. Tapos dito, tignan niyo. Parang ito pang 250 yata. Na racing bike. Dirt bike. Ito, mangin natin. Okay. Dito to. Ayan. Yan mga boss. Uy. Off naman. Yan. $161.6 yung Conrad. Ayan. Taas nito. Tignan nyo mga boss. Bakit yung taas nyo. Yung Conrad ng stock oh. $127. Yung Conrad ng Pete's Bike. 161.6 grams. Wow. Wala pa naman mabiga. Kasi ang kapal no. Kapal na itong Conrad na to. Sobrang layo ng agot ng stock oh. Wow. Sa mga mahilig mag racing dyan, ito lang gamitin nyo. Di bali ng mahal. Basta ano, garantisadong yung quality niya. Yan. Susunod mga boss is yung piston. O yan mga boss, ito na yung piston. Piston pin, tapos yung piston rings. Ang Sniper 150. Stock. Nang stock dito ng Sniper 150. Titimbangin natin mga boss. Actually mga boss, natimbang ko na to before ko pinabutasan itong crankshaft. Review naman to mga boss. Timbang niya mga boss is 113.2. Ayan. Grams. Ayan. 113.2 grams. Ayan. Tapos yung stock mga boss is 101 grams. Yung stock mga boss, pero hindi ko nakita yung piston. Sana kaya yun. Baka may paana yun. Tumakbo na. Tumakbo pala yun. Ako naman. Ayan mga boss. Buti na lang na ano na na paginipan ko yung timbang ng stock ng piston ng Sniper 135 MX. Yan mga boss.
Pwede na lang matimbang ko before nawala. Before tumakbo. Katulad niya. Katulad nila. Nang iwan lang, tumakbo pala yun. Eh, joke lang. Ano? Yan mga boss. Ayun. Meron na tayong reference mga boss. Yung nakalist na yung timbang ng bawat isa. From stock sa aftermarket or sa inyo ba yung pang racing. Ayun. Ito, hindi to pang racing mga boss. Pang biyahe lang to. Pang malayo ang biyahe. Ayun. Wow. Sama ko. Ayun mga boss. Gagawin natin mga boss is ay ito total natin lahat. Yung crank pin, piston kit, connecting rod, tapos yung bearing niya sa crank pin. Ayun. Tapos ito mga boss, yung bago, yung replacement, yung ano, aftermarket. Kahit magbura pa kayo mga boss ng piston, kahit 62, 65, kahit ilan mga boss, kahit ilang gramo pang aabot nito sa timbangin nyo. Tapos pero naman pag connecting rod nyo mga boss is stock lang dito, stock lang yung sa Yamaha talaga, eh wag nyo, pwede na yung hindi timbangin niya mga boss. Ang importante pag may ibang brand na ipapalit nyo sa stock na sarap ng makina, talad niya ito, timbangin nyo mga boss para hindi malakas yung vibration ng motor nyo. Tips lang mga boss, as you all know, every brand mga boss, mga Honda man o Yamaha o Suzuki, Kawasaki, pati pa pa, pag biling nyo ng mga motor boss o kahit saan, kahit kanino, galing sa kasa or sa dealer ng ano ng brand ng mga motor, is yung crankshaft mga boss is nakabalance na yan. Yan yun. Yun yung gagawin yung reference para yung smoothness ng stock ng motor nyo, ng vibration nya, hindi man perfecto but near perfection mga boss. Yung vibration ng stock pag tinimbang nyo, tas ganito kasi yan mga boss. Sige, explain ko sa inyo, simple lang to, madali lang. Kita niyo mga boss, kung nakikita nyo to, ito yung counterweights ng crank pin, exist na crank pin dito, bearing, tas connecting, tas piston, yung piston ring, ayun. Kung anong bigat na ito mga boss, ganun din to kabigat, kaya tinatawag itong counterweight. Kasi pag wala ito mga boss, tas dito lang or kinuha niyan o ano bang mga gusto nyong nangyari sa crankshaft nyo, kung kinuha ito mga boss, grabing vibration. Katulad din yan yung wheel and axle, pag mayroong bigat sa alin mang part sa ano sa wheel, sa mga gulong or mga rims, pag mayroong bigat yan mga boss, hahanapin talaga niyan yung gravity, pupunta talaga yan sa ibaba. Tapos ang mangyayari mga boss, pag inikot nyo, ang mangyayari mga boss is may vibration na malakas, na kasi may bigat yung mga boss, hahanapin niya yung gravity. Ano bang tawag doon? Parang sa solar system ata. Ewan ko. hindi ko ma-explain na boss. Mahinap sa solar system. Ayun boss. Kung nakikita niya mga boss is dito. Ito. Ayun. May tigtatatlong butas, 6mm to mga boss. 6mm. Ito. Tapos mayroon dito sa ilalim. Ayun. Makikita nyo ito. Ayan. Magkabila.
meron din dito sa kwela. Ayun. Kung nagtatanong kayo mga boss, bakit ko mataasan ng tigtatatlo? Kasi pag tinotal niyo yung stock tas yung aftermarket, ito total ko muna mga boss. Yan. 484 minus 437 is equals to 37 grams. Grams ito mga boss. May bigat, sobrang bigat siya mga boss. Isa yung stock. Grabe yung bigat. Ito yung nagdadala ng sobrang bigat mga boss. Yung sobrang excess na grams. Yan mga boss. Ito yung gagamitin nyo, yung 47 grams na ang bigat na ito mga boss, exist pag na nakabit na ito mga boss, yung bago 47 grams yung sob yung exist niya na grams mga boss. Ayan, ang gagawin niya mga boss is 47 grams bubutasan ng ito niya mga boss, i-minus nyo. All in all mga boss, magkabilaan to mga boss. Ayan. Kasi pag kasi mga boss is alam ko na kung kapal nito is 11.5 mm. Ayan, 11.5 dito, 11.5 sa loob, hindi dito sa labas. Ayan, 11.5. Kaya kung natotal ko ito mga boss is yung kapal na ito mga boss is 11.5. Tas pag nakabutas ako ng isa, may alas kasing may material kasi ako boss na kahit anong metal lang boss, hindi malayo ang kaibahan yun ang timbang nun. Bubutas lang kayo ng tulad ng kapal na itong mga butas na to. Kasi iba't ibang crankshaft, iba't ibang kapal ng crankshaft. Ayun. Bubutasan lang 'yon yung katulad ng kapal nito, tapos kung anong wag niyo itapon mga boss yung na-drill niyo na mabutas dito. Tapos titimbangin niyo mga boss yung waste na ano, ang tawag doon. Yung kinain ng drill. Tapos titimbangin nyo mga boss. Yan mga boss. Regarding sa butas na maliit na ito mga boss, na hindi tagos ito. 3 mm lang ito mga boss yung lalim niya. Bawat isa nito. Hanggang sa dito. Yan. 3 mm lang yan. Kasi mga boss, pag tinotal ko itong bigat lahat ng drill ko, huwag nyo itapon mga boss, timbangin nyo lahat. Lahat ng kinain ng drill timbangin nyo para makuha nyo ang eksakto as posibleng eksakto at timbang na exist ng ano ng bago nyo ikakabit na pyesa. Ayan mga boss, sana sa munting explanation ko sa regulation na to may matutunan kayo mga boss. If you like this tutorial mga boss, how to balance basic balancing from stock na vibration hanggang sa magkabit kayo ng bago na tool nito mga boss, sobrang bigat nito ito. Ayan. Sana mga boss kung nagustuhan niyo itong tutorial na to, hit nyo lang yung subscribe tas yung bell button mga boss, and please like and share mga boss. Ayun mga boss. Ita-timelapse ko na lang mga boss. Pagkakabit ko na ito. Tapos, ayun mga boss. Share nyo lang to mga boss sa mga kaibigan nyo. Or mga kakilala nyo. Lalo na sa mga naguguluhan. Ano talaga ang balancing. Kung mayroon pa kayong mga katanungan mga boss, comment down below and babasahin ko yan mga boss. And ayun,
sana makatulong to sa inyo mga boss, sa mga tanong na sa mga beginners dyan, and sa mga expert na dyan sa balancing, alam niyo to mga boss. And ayan na mga boss, kakabit ko na, tapos ipapakita ko na sa inyo kung nakabit na, kung tapos na. Yun.
kuha na natin yung 47 grams sa may side dito, sa may connecting rod. Ayan. Add ko lang mga boss para mas malinaw yung tutorial. Ayan mga boss, ano yung inalat natin na crankshaft. Ito. Ayan yun. Sa loob na hindi tagos yung butas. Ayan mga boss. Kagandahan nito mga boss is nalaman natin anong ilang grams yung exist na ilang grams yung exist sa nabigat ng bagong tesa natin aftermarket tas pang racing. Yan mga boss, sana makatulong itong video na to sa mga mayroon pang mga katanungan mga boss, comment down below mga boss. Pagkasahin ko yan mga boss. Salamat. God bless mga boss. Hanggang sa susunod na video mga boss. Good vibes mga boss.